Meron po guys ang pagkabit ng vinyl. Medyo masailan lang po talaga siya guys. Kailangan po inatan lang talaga. Babalik rin na po natin. Ito po yung loob niya. Ayan. Ayan po siya. Ang kunin lang po natin guys na sukat dito ay yung width po niya. Ayan. 7.5. Ayan. 7.5 by dito po sa loob. Ayan. By 7. Nakasobra lang po siya ng 1.8 dito. Ganyan po siya guys. Ayan, mula po dito sa loob niya sa taas hanggang dito sa baba ay 7.18 by 7.5. Ayan. Ganyan po siya guys. Guys, yung width po niya. Dalawang piraso po na ganito puputulin natin. Ito po yung height po niya. Dalawang piraso po na ganito puputulin po natin. Saka ganito po siya guys. Ganito na po guys yung width po niya. Bubuin na po natin ngayon. Maglalagay po muna tayo ng corner lock. Ayan, dito po guys, yan nakalagay. Ayan, sinusot lang po yan dyan. So guys, ayan, ganyan po siya guys. Ang kabit ng corner lock. Ayan. Wala na po siya guys. Ito. Binubukit lang po siya guys na konti lang, 1/16 para pumasok po siya dito sa screen frame. Ito po guys yung dalawang height niya. So ayan na po siya guys, nalagyan na po natin ng mga lagayan po siya ng pinto niya dito na bintanilya. Next po na gagawin natin guys ay gagawa naman po tayo ng bintanilya niya, yung bukasan po niya dito para mabuksan po yung awning window na seamless. Babalik rin na po natin. Ito po yung loob niya. Ayan, ganyan po siya. Ang kunin lang po natin guys na sukat dito ay yung width po niya. Ayan. 7.5. Ayan, 7.5 by dito po sa loob. Ayan. By 7, nakasobra lang po siya ng 1.8 dito. Ayan, ganyan po siya guys. Ayan, mula po dito sa loob niya sa taas hanggang dito sa baba ay 7.18 by 7.5. Ayan. Ayan, ito po yung height. Ayan. Tapos ito naman po yung width po niya. Na ganyan siya. Ayan.
guys, dalawang wood po niya. Dito. Dito siya guys. Para dito pa yan. So guys, yung screen na lalagay po natin. Ayan na po siya guys, nalagyan na pala ng screen. Next po ay maglalagay naman tayo ng butterfly hinges saka hook. Ito po yung hook niya, ito naman po yung butterfly hinges. Ayan. Ito po guys yung nasa ilalim niya, itong nasa baba na yun. Nakangatis siya ng konti dito. Ito po yung sa ibabaw niya, ito yung sa ilalim. Ito po guys yung hook po niya. Tinutupi lang po dito para may hawakan po siya. Higit na lang po natin. Okay, higit na po natin guys para hindi na po natanggal. Para matibay po ang kapit po niya. Kakalangan lang po natin para hindi siya masakit. Ito po natanggalin yung sarang po niya. Okay guys, tatlo. Next po yung isa naman, nalagyan naman natin ng screen ito guys. Ito. Ngayon lang po guys ang pagkabit ng vinyl. Medyo masailan lang po talaga siya guys. Kailangan po ingatan lang talaga. Bunting po muna natin dito. Kailangan yung bunting po niya guys ay medyo nagpas sa kanal po niya. Ito po natin pa pabitingin ng screen. Yan. Kasi pagbitin po ang screen niya, mababatak yan dito. Papaling po itong mga frame po niya. Yan. Dito po guys ay hindi na po natin nalagyan ng screen kasi dito po yung bukasan niya. Yan, dito po yun sa labas. Yan. So ito na po siya guys, nalagyan na po natin ng screen. Ayan, bali apat na piraso po yan lahat guys. Ito po yung tatlo na mahaba. Ayan. Ito guys yung pangatlo. Guys, nakalagyan na po natin siya ng bukasan dito para buksan po yung awning window na seamless. Ayan, ito po yung bukasan niya. Ayan. Ito naman po yung hook po niya, yung lock niya. So nagbabag na po tayo ulit guys, ngayong araw po ay magkakabit na po tayo ng binaon namin na screen window para sa awning window na seamless po. So ito na po siya guys. Ang ginamit po namin dito ay
SF double na double canal ang ginamit po namin na frame niya. Tapos meron po siyang corner lock, tapos meron po siyang vinyl number 1, tapos screen. Tapos ang mga accessories po niya guys ay meron po siyang butterfly hinges, ito po siya. Yan, saka meron din po siyang hook, ito po yung hook niya. Yan. So ngayon guys ay magkabit na po kami. Tara po guys, samahan niyo po kami magkabit.